Ang northbound po ng EDSA sa Cubao ilalim, hindi na po makalusot ang mga sasakyan. Si Emil Sumangil, kanina pa lumalangoy po yan. Emil, hello! Good morning, Kuyang Joel, Kuyang Orly. Kadaraan lang naman natin dito sa area ng Cubao ilalim. At bago tayo sumapit dito sa kanto ng Aurora Boulevard sa ibabaw, ay tuluyan ang isiinara nitong Metropolitan Manila Development Authority, yung mga traffic enforcer na naka-assign dito sa area. Yung Cubao ilalim, both direction actually ito, Kuyang Joel, Kuyang Orly. At ayon sa impormasyong ating natanggap mula dito sa mga traffic constable ng MMDA, ay malalim na yung level ng tubig dyan mismo sa area ng Cubao ilalim. At pinepwersa na yung mga motorista na gamitin itong Cubao ibabaw at sumasali na yung mga pribadong sasakyan dito sa mga naglalakihang mga public utility buses na narito naman sa area ng Cubao ibabaw. Sa dito naman makalagpas sa Kuyang Joel, Kuyang Orly, sa area ng Aurora Boulevard patungo dito sa direksyon ng monumento ay baka na rin dito sa area ng Cubao ilalim. At sa ating pagtansya ay kalahating gulong ng isang pangkaraniwang sasakyan yung level ng tubig dito sa area. Pero yung volume mula dito nang lumabas tayo sa area ng Ortigas patungo dito sa area ng monumento pa Quezon City bound north direction, Kuyang Orly, Kuyang Joel, yung volume ng sasakyan ay hindi pa naman ganoong karami at hindi pa naman ganoong kabigat ang daloy ng mga sasakyan dito sa area ng Cubao ilalim. Dahil yan ang aasahan ng ating mga motorista magdaraan sa oras na ito. Sarado na po yung area ng Cubao ilalim, both direction, matapos kang tumaas yung tubig dyan sa area na yan ng Cubao. Kuyang Joel, Kuyang Orly. Alright, so hindi na, yung mga, paano yung mga sasakyan, nakahimpil na lang dyan? Hindi na makadaan. Wala po yung Orly, nung kanilang mga traffic constable, kung ikaw ay nakalusot na, ay makikita mo kasi kung magagaling ka rito sa area ng Main Avenue, hindi mo pa masyado mapapansin yung level ng tubig dyan sa area ng Cubao ilalim. Doon mo na lang makikita na mayroon na palang tubig, tumataas na yung baha dyan sa area. Kapag ka ikaw ay nakalagpas na dito sa Main Avenue, pag ikaw ay nakapasok na doon sa divider ng Cubao ilalim at Cubao ibabaw. At doon sa area na yon, doon ka bibigyan ng abiso nitong mga traffic constable ng MMDA. Paatrasin ka na lamang at i-guide ka para makapasok ka muli dito sa Cubao ilalim at hindi sa Cubao ibabaw, I'm sorry, at hindi ka na dumaan dyan sa Cubao ilalim na ngayon ay binabaha na Kuyang Joel. Yan dalawang underpass na yan, yan ang papareho ang sitwasyon na wala talaga makadaan na Emil, no? Yung isa sa Cubao, yung isa sa Aurora. Direksyon, yung patungo na Makati patungo na at Makati. Yung patungo na monumento ay hindi na pinadaraanan ngayon nitong mga traffic constable ng MMDA matapos nga raw na biglang tumaas yung level ang ginagawa ng nila dyan abiso na rin sa ating kapusong mga motorista. Usually, pag nasa sa area na ito gutter dip na gamitin na yung alternate routes o gamitin na yung Cubao ila, Cubao ibabaw area para hindi na sila maabala pa nitong pagtaas ng tubig baka sa area ng Cubao ilalim. Kaya Joel, Kuyang Orly. Ginagawa kasi nila dyan, Emil, pag makakadaan pa, may pupuntang traffic constable doon, may dalang patpat. Tapos dadaanan yung pinakamalalim para matansya ng mga motorista. Eh, pero kung binabanggit mo, wala nagbabakasakali, mataas na talaga yan, Emil. Hindi na talaga matahanan yan. Kuyang Orly, Kuyang Joel, yung pangkaraniwang sasakyan ay definitely daw ay hindi na makakapasok at hindi na makakalusot dito na sa area ng Cubao ilalim. Meron tayong nakitang isang pampaserong bus. Actually, ito ay provincial operation na sinuong yung Cubao ilalim at pag-ahoy niya dito sa area makalagpas ng Aurora Boulevard dahil yung marka ng tubig ay nandoon sa lagpas ng kanyang gulong. Ibig sabihin, kung pakaraniwan sa kanya ay dadaan, ay posibleng hanggang hood na ito ng auto, lagpas gulong na Kuyang Orly, Kuyang Joel. Alright, sige. Ingat, Emil. Ingat, ingat. Maraming salamat, Emil Sumangil, GMA Super Radio. This is the movie.